Di ba nung pagkapanalo ni Heidi rin, sunod-sunod na yung mga nangangako ng mga unlimited, ganyan, free, ganyan, flights. Sabi ko, parang gusto ko na lang pong maging weightlifter, ano. Dahil apakagaling. Parang hindi naman, ano, parang hindi naman imposible sa kakayahan mo. Dustin! Wow! Kamusta naman, te? Hello. Parang bored na bored. Hindi, ano? Inaayos ko pa yung sarili ko kasi maganda yung topic natin ngayon. So, dapat maganda rin yung labas ko sa kanya. Pero kaso, parang hindi. Pabangkay. Pabangkay ka na dito sa mga nanonood sa YouTube. Tingnan niyo siya. Huwag niyo na pong tingnan kasi naman. Kamusta naman? Te? Uy, gusto kayo sabay tayo na kamusta. Kamusta kayo mga ka-justers? Ako, te. Kamusta ba? Okay lang naman. Diet ako ngayon, kaya nagugutom ako ngayon. Ako, ito, syempre, ano tayo? All tied up sa work. Wow! Oh, all tied up? Hindi, madaming trabaho lately. And, yun. Pero, okay naman. Yun. So, ano ba itong ano, pag-uusapan natin ngayon? Kung may recent event, eh, siguro, si Ubo? So, ito nga mga ka-justers in the recent weeks. Tama ba yung English ko? So, recently, though medyo huli na kami, no, yung iba gumawa na ng mga episodes about dito reaction video. At totoo ba? Ngayon ko palang, di ako nakapanood sa mga episodes ng iba kung may podcast or video na sila tungkol dito. Kami ng reaction videos, podcast video. Episodes dito. Ito na nga, ang pagkapanalo po ng ating apat na manlalaro sa Olympics. Tokyo. gutom talaga ako. Okay, gutom. Sure na. Tokyo na 2020. Tapos sasabihin ko, Tokyo 2020. Sabi ko, Tokyo. Bale mo na maging winner ka din sa Tokyo in the near future. Gutom talaga ako. Tokyo yun na sabi ko. So yun, Tokyo, Japan, 2020 Olympics. Yes, palakpakan natin. Hindi pa to, ano, hindi pa tapos yung hype. For me, sobra pa rin akong proud, sobra pa rin akong happy. Sobra, nakakapangilabot. Ako, hindi ako, ano, sports fanatic or anything, pero parang sobrang, hindi ko nga napanood talaga yung, ano, yung pagkapanalo nung gold ni Heidi Lynn, hindi ko napanood. Pero nung binalikan ko, nakakatayo ng balahibo. And especially ako naiyak. Iba ka talaga. But may iba mga umiyak sa paligid mo, kaya umiyak ka din. Bakit? Pinakakaiyak kayo, ang daming naiyak. Kasi parang ako, personally, naiyak ako nung... Kasi parang ramdam mo nga yung winning moment niya. At ramdam mo na... Awan ko, ramdam ko. Madali nga kasi ako maiyak. Tapos sobrang parang na-touch talaga ako nung yung kumakanta na ng Lupang Hinirang. Kasi first ever... in 92 years, 90 plus years na nga na nakamta natin yung gold. Tapos, ramdam na ramdam mo si Heidi Lynn dun sa habang kumakanta. Yes, so, panghinirang. Totoo. Parang super proud moment para sa ating, ano, sa buong Pilipinas, di ba? As in, nakakatuwa na parang yung news feed natin, winning moment yung news feed natin talaga na it's all about wins. Diba, at saka te, sinave talaga ni Heidi Lynn yung araw na yun. Kasi yung araw na yun, Sona. Hindi ako nanood ng Sona, te. Wala akong pakike. Hindi nga ako nanood ng TV doon kasi najujurits ako. Kaya din hindi ko napanood yung pagkapanalo ni Heidi Lynn. Yung mga after video na lang. Ako same. Tapos, ano talaga? Natabunan, no? Natabunan yung in, walang kwentang Sona ni... As in yun lang. Parang sa totoo lang, yun talaga yung bumuhos talaga sa newsfeed natin. Siguro newsfeed, sa Twitter feed. Sa lahat ng feed natin, yun talaga yung pinag-uusapan. And karapat dapat naman talagang pag-usapan, di ba? So, ano ba yung... First gold, Dave. Parang noong sinearch ko talaga ba? Hindi pa tayo nagkakaroon ng gold sa Olympics. Google agad ako. Sabi ko, first gold, shit, ang galing niya. Sobra. Tas, no, parang siya yung first gold. Pero parang may sinasabi sila na merong demonstration sports, di ba? Yung sa bowling. Nag-gold tayo doon. Pero hindi siya part ng tally for... Olympics. Ah, talaga? Hindi ko yung narinig. Meron babae. Nalimutan ko yung name, pero napanood ko kagabi. Pero paki-verify na lang kung tama yung sinasabi ko. Pero, alam mo naman. Lahat ng news naman, kiniklaim nga talaga na first gold. Olympic gold natin.
yung and, si Heidi. Ano, ang nakakatuwa kasi doon, talagang parang nakita mo doon yung ano eh, yung parang burning, ito talaga yung tinatawag na ano, alab ng puso. Diba? Burning a fire! Ayan na namang. Napo tayo sa SB19. Bakit ba ganit na ganit ka kapag ano? Kaya hindi kita sinama doon sa episode na yun eh. Hindi ah, nakikinig ako ng SB19. Fan ako ng MAPA. Pero yun palang talaga yung pinaka-alam na alam. Burning a fire! Oo, yung fire burning. Saka tinasubaybayan natin kasi yung journey ni Heinlein. Na ako, nung SEA Games pa lang, tapos nung silver niya, nung sa Rio, tapos yun yung na-red tag pa siya. Ay, sorry. Yung mga DDS ng buisit na, ano nga nga kayo ngayon? Oo. Diba? As in, kasi itinanggi pa yun. Actually, hindi lang siya eh. Kasi parang lahat sila, parang all team Pilipinas, parang sobrang... ang ganda nung naging parang laban nila sa Olympics. And super nakaka-proud. Parang para sa akin yung mga ano nila, kahit hindi man sila nag-uwi ng medal, parang winning moment pa rin para sa atin eh. Diba? So, kayong makapunta ka ng Olympics, te, parang grabe. So ayun nga, hindi natapos kay Heidelin yung panalo. No? So may tatlong boxing medals po tayo. So si Heidelin nga, gold for weightlifting. Tapos silver... si Carlo si Paalam ng boxing. Tapos, silver din si Nesty. Si Nesty Petesio. At saka, si Yumir. Nandito si Yumir. Oh, Marshall. Marshall na bronze naman. Grabe. So, nakakatuwa din, ano, nakakatuwa din makiselebrate yung iba't ibang brands sa winning moment ng mga al natin, ng mga athletes. Nakakatawa na nakakatuwa. No? Ang galing. Pero yung may iba sila sabi, ngayon lang kayo. Nag-ano. Minsan nga, te, di ba nung pagkapanalo ni Heidelin, sunod-sunod na yung mga nangangako ng mga unlimited, ganyan, free, ganyan, flights. Sabi ko, parang gusto ko na lang pong maging weightlifter, ano. Dahil, apakagal. Parang hindi naman, ano, parang hindi naman imposible sa kakayahan mo. Hindi ako magaling magbuhat-buhat mahina ang arms ko. Huwag mo akong kupalin dito. Mapapractice mo yun. Kapalin kita. Hello, practice makes perfect. Heidelin training. Bata pa si Heidelin, yan na yung sports niya. Yun. Pero hindi, yung parang sabi ko, ang saya ko para kay Heidelin, pero naiinggit na ako, ang dami niyang, pero deserve may naman. Factor. Bukod kay Heidelin, ano pa yung mga parang na-witness mo na winning moments in history? Para sa'yo na parang winning moments na nakaka-relate or anything. Ako kayong kay Pia Words ba? Kasi yun yung na-watch. Ako, fan ako ng mga ng pageant. Medyo konyo ka din sa na-watch mo. Tay, lahat na lang nangano ko komentan. Ano na watch? Di ko ano ko sinabi ko. Sabi mo, ako siguro yung kay Tia Verse ba kasi yun yung na-watch ko na. Hindi na panood. Sorry ha. Buwan ng wika nga pala ngayon, te. Kailangan natin ng buwan ng wika episode. Hoy, tayo yung nagbuwan ng wika episode na tayo last year. Last year, oo. Ayun nga. Pero balik tayo sa winning moments ni ano. Moment ni Pia Words back. Oo, te. Yun, syempre, nanalo din sunod si Catriona. Pero grabe yung kay Pia. Naramdaman ko rin yun. Ang pagka, as a fan din ng pageant. Kasi ito mga sports, te. Aaminin ko, hindi ako masyadong fan ng sports. Hindi ko talagang yung, hindi ko siya papanoorin. Kadalasan. Sige, umubo ka lang. Buburay ko na lang, te. Busit ka. Yung kay Pia nga, sobrang proud na proud din ako nun. Tapos sobrang epic pa nung moment nung pagkapanalo niya na nagkamali pa si ano pa, Steve Harvey. Si Steve saka Harvey. Parang ang tagal din nating hindi na nanalo sa yung talagang ano ha, yung main title. Laging palaban, malate, laging runner up. Pero yun yung talagang lumaban. Tapos parang a year after si Catriona naman. Ay, magkasunod ba sila? Hindi parang sure one year ang gap, two gaps. Ay, parang ganun. Mm-hmm. 2 years yung gap. Tapos ako nga, fan ako ng pageant. So, abang ko yun. Watch ko talaga. What? Na-watch ko talaga yun. Na-watch mo yun. Na-watch ko yun. Napanood ko yun, pero nasa ano ako rin eh. Alam mo, nung nanalo siya, nasa isang interview ako or first day ko sa isang company nun. Tapos nakita ko sa TV na yun yung pinapanood ng mga tao. Eh, ako hindi ako masyadong fan ng pageant. Parang gano'n. Parang after na ako yun nga, binabalikan. Pero yun nga, iba yung twist. Yung naging twist talaga. Nasa office yata kami niyan. Hindi ko alam kung twist yung tamang term. Pero, di ba, iba yung parang nung ano sila, nung nagkamali si Steve Harvey, tapos binawi niya yung announcement. Parang nakaka-proud sa atin, di ba? As a Filipino.
para tapos isa bukod doon, gusto ko rin yung ano, parang we para sa akin naman as a UP student, as a UP alumnus, yung hindi ko alam yung last na UAAP nung medyo lumalap pag nananalo na yung UP sa basketball. Pag yung nag-championship ba sila? Di rin ako masyado, hindi, pero parang pumasok ata sa semis. Oo, or finals, parang ganun. Parang winning moment na rin yun para sa atin. Kasi for the longest time, nung ay, oo, oh, yung nanonood, diba? Tayo. Na magkakasama ata tayo nanood nun. Oo, nanood din tayo nun. Oo po. Diba, parang for the longest time, lagi tayong parang simula pa lang, wala ng pag-asa dun sa ano. Pero nung nagkaroon na ng ano, nung medyo ano na tayo, nag-level up na yung basketball team natin. Or parang at par na yung galing natin sa ibang schools. Parang nakakatuwa, nakaka-proud, eh, nakaka-excite. Parang yun yung mga winning moments na parang yung, hindi ka man talaga manalo, pero na-unite tayo. Kaya nakaka-excite. Parang nagiging common ground natin sa ibang tao. Diba? Eh, mga winning moments ni Pacquiao, one ka ba ni Pac, ng mga boxing? Nung mga una, no? Nung oo, mga nung hindi una, pa siya politician, talagang lahat tayo nanonood ng laban ni Pac. Siguro yung parang mga first few fights niya pa, yung parang ganun. Pero parang siguro napapagod din tayo, parang ganun. Parang nakakaumay minsan. Pero syempre, gusto ako as a, meron kasi na ano eh, meron naman na parang ayaw na siyang manalo. Di ba? Hindi naman ako dumating sa point na yun. Gusto ko pa rin naman siyang manalo. Ayoko ako naman, wala naman ang pakialam na. Oo. Pero meron kasi yung parang makikita mo na sa sobrang inis na nila dun sa tao. Parang, sana hindi na yun manalo. Pero yun, ako as a Filipino, parang gusto ko pa rin siyang manalo. Kasi parang kahit ano pa rin, right, bandera pa rin niya, di ba? Oo. Pero yun, swerte. Pero manalo o matalo kasi sila. Win na win naman sila sa mga matatanggap nilang papremyo, di ba? Diyan tayo na-unite lagi as a nation kapag sa sports, pansin mo. Parang sports, pag yung gilas, yung basketball, mm-hmm. Tapos pag lumalaban sa ibang bansa. Oo, yung gilas, dati din, pinanood ko rin yun. Saka ano talaga, no? Yun yan, parang bukod sa ano, sa international scene na winning moments. Ako, ano, parang nakaka-relate or natutuwa rin ako pag nanonood ako ng mga winning moments sa mga reality shows. Babalik tayo sa reality shows. Alam ko na sabihin winning mo yung nanalo si Sarah Geronimo. Proud na proud. Masayang-masaya ako. Saka parang yun talaga yung ano, game changer. Bakit naging game changer? Kasi parang after that, nagsunod-sunod na talaga yung pagsikat ng mga talent show winners. Parang gano'n. Ano yes, la Eric Santos. Nauna siya eh. Parang gano'n. Yung winning moment, yung Eric Santos din na pagkapanalo, ang ganda panoorin. Basta pag may mga ina-awardan, pag yun na sa PBB, parang nakakatuwa kasi. Nakakaiyak. Nakakaramdam mo. Oo. Saka lalo na pag nasubaybayan. Actually ako, maski hindi ko nasubaybayan, tapos parang may bet ka, kunwari sa isang singing contest, may bet kang manalo, tapos siya yung mananalo. Parang feeling mo winning moment mo rin nun. Oo. Minsan lang, kapag hindi siya nagiging masaya, kapag hindi mo bet yung nanalo, tapos feeling mo may mas deserve, mga ganun. Oo. Tapos yung pag feeling mo nanalo kasi dahil naawa yung tao. Botohan. Botohan. Dahil sa botohan, nanalo. Pero yun, pero parang sa akin, very inspiring kasi yung mga ano, winning moments. Diba? Parang, lalo na yung parang iaahon sa hirap yung kapamilya. Wala lang. As a reality show fan. Pero fan sa lahat ng mga palabas. Or siguro kasi very competitive din tayo as a person. Na yun, parang gusto mong manalo. And parang you ikaw, share yung... Ikaw competitive ka? Oo, ikaw din naman. Hindi ako masyadong... Sa team building. Parang, di ba, parang sinishare mo yung moment sa kanila. Parang ganun. Get. Ikaw, pero personally, ano yung mga, ano mo, winning moments mo na feeling mo sa sarili mo, ay shit, winning moment ko to.
Hi Kakuda, ikaw ba ay magpapabudol sa Shopee? Kung magpapabudol ka sa Shopee, ay idamay mo na ako dyan. Alam nyo ba? Alam mo ba na ang Kuda Serye is now a sponsored podcast by Shopee? At kung ikaw nga ay magsha-shopping habang nakikinig nitong episode na to, i-click mo yung link ko nandyan sa description na kalagay podlink.co/6UX. Pag kinlik mo yan, mapapunta ka ng Shopee at ayan na, start mo na yung budol na yan. Mag-shopping ka na at para ako din ay makapag-shopping. Thank you, Shopee, for sponsoring this episode. Bye! Alam mo na yung sinabi mo nga to, sabi ko, wala akong masyadong maisip kasi alam mo, all throughout my life. Oh, naiiyak ako. Feeling ko, hindi ako masyado lagi nananalo. Pansin ko rin yun. Lagi para akong second or matatalo, ganun. Sa lahat ng sports or mapa-sports, mapa-contest. Mm-hmm. Wala ako talagang sa... Eh, pero nung nanalo ka as SK chairman, ano yung na-feel mo nun? Kung matatandaan. Di ba ikaw yung SK chairman? Pero hindi. Ito ang kwento ng pagka-SK chairman ko, no? So, dapat talaga may kalaban ako dyan sa SK chairman. Yung kapitan, nangunanguna, sabi niya, iwag na daw. Maliit lang naman daw kami na barangay. Ako na lang daw ang mag-SK. Tapos maging kagawad ko na lang. Bali ang tatakbo dapat apat na SK chairman. Ang ginawa nung kapitan, ako ang pinag-SK. So walang lumaban. Tapos ang mga kagawad ko ay mga yung gusto ring mag-SK. Kaya baka mapanood nila to. Pero gets, hindi masyadong nahirapan ako kasi wala akong yung mga kagawad ko. Alam mo yung ang ina dapat kami yan eh. Parang ganoon. So as meron ako talagang team na supposedly na kagawad ko. Naikwento ko patuloy. Naligwak sila kasi kailangan pumasok ng mga iba. So, yun. Medyo hindi maganda experience ko sa SK. So, hindi ako nanalo. So, gusto ko na sabihin na hindi ako nanalo. Akala ko pala nanalo ka. Akala ko yung parang isa ka dun sa parang binoto talaga ng taong bayan. Wow! Binoto ako ng mga kapitan na yung mga staff. O ano na feel mo na ikaw yung binoto ng mga kapitan? Alam ko namang ako ang mananalo talaga doon. Wow! Bakit mo alam na ikaw ang mananalo? Hindi, parang, ewan ko, depende rin naman, mamaya, hindi pala, feeling ko hindi ako likable masyado ng mga tao. Yung, hindi ako ma-charming, parang, di ba ano ako, resting beach face, ganyan. Pero, kung sa credibility, feeling ko ako yung may pinaka-okay. Ayun, hindi ako nanalo doon. Pero may recent ako na, nung iniisip ko talaga medyo makakalimutin kasi ko, siguro yung pinaka-recent ko na, kasi nga lagi kong iniisip din na hindi ako masyadong nananalo sa mga contest, kahit ng mga bata. Ang pinaka, isa mga recent kong buhay, recent kong buhay ngayon, siguro nga yung una yung nanalo ako ng Batanes ticket, ng ticket. Oh, diba? Kasi umeffort ako. Iba yung winning moment kapag ineffortan mo yung isang bagay. So yun nga, nag-ano ako, gumawa ako ng video niyon, sinushoot namin, in-edit ko, tapos nanalo ako ng nasa Traveloka. So sobrang parang ang saya ko noon, napatalon talaga ako na oh my god dahil sa ganun sa video na ganun, tapos mananalo ka ng travel, tapos mahilig pa ako mag-travel. So yun yung parang recent ko na 2018 ba yan? 2018 2019. 2019. Pero 2019. Parang recent lang siya for me. Yun, eh, ikaw siguro ikaw, sige habang magkukwento ka, mag-iisip ako ng winning moment. Hindi, parang ako kasi parang yung mga small wins minsan, parang masaya na rin ako. Pero siguro, ang mga naisip ko talaga na winning moments is yung parang sa ano pa rin, sa trabaho ko. Di ba, mahilig kami sumali sa mga awards, ganun. Pag sa mga companies. Tapos kapag ka yung mga entries na sinulat namin, nananalo, parang super proud ako. As in, parang dun ko na-feel talaga na parang may meaning. Oo, saka may meaning yung mga ginawa ko. Hindi lang siya parang basta magawa lang. Pero super proud moments kasi yung mga ganun. 'Di ba? Yung Anvil Awards talaga, yung Anvil Awards for my previous companies. Yun talaga yung sobrang thankful ako na nabigyan din ako ng opportunity na magawa yung mga ganun. Kasi nakakapagod kasi yung mga ano, nakakapagod siya. Parang as a communicator, nakakapagod siyang gawin. Tapos, pag nagawa nyo na, mabilis lang naman yun. Pero, pagka nanalo naman, na-recognize, iba yung feeling. So, yun. Tapos,
pag andun makikita mo yung iba pang mga winners, yung parang mapaproud ka na kahilera ka din nila. Yeah, pero sila Kat Ebora minsan nandun eh. Shout out Kat Ebora, college friend namin. Oo, oh, college friend namin. Si drop ng friend, si drop ng name. Eh, iba talaga yung feeling. Pa-shout out po. Pa-shout out. Iba talaga nga yung feeling ng winning kapag pinaghirapan. Yun yan, sabi mo, pinagpaguran. Mm-hmm. Saka yung mga bagay na ano, yung mga bagay na hindi talaga siya contest, yung mga bagay na yun nga, mang hinihingi mo tapos biglang nabibigay siya. I think those are parang winning moments na rin yan. Kung like, kung pag nag-a-apply ka sa trabaho, oo, pag natanggap ka din sa trabaho na yun, kung iba gusto mo yun. Oo, di ba? Parang ganun din, parang ganun din yung ma-feel mo. Feeling ko, ganun yung na-feel din ng mga nananalo sa mga contest na mga sinasalihan nila na pinaghirapan nila to eh. Tapos at last, nakuha na rin nila. Di ba? Parang ganun. O, oh, tsaka parang iba-iba naman. Ng, parang wag mo i-compare yung winning moment ng iba, yung winning moment ng ibang tao. For example, te, parang ano, sabi ko, at this age, kuwari 29 na, syempre yung mga tao sa paligid mo, yung mga winning moment nila, pregnancy, yung mga ganun. Oo, nagkabahay. Engagement, nagkabahay. Tapos parang tinitignan ko yung sarili ko, tinweet ko to eh. Sabi ko, mga winning moment ko, nagka 1K subs na ako sa YouTube. Mm. Mga ganun. Tapos parang ibang winning siya pero deserve mo pa rin. Ay, hindi. Parang ano naman din, pwede mo pa rin siyang i-celebrate. Parang i-celebrate. Hindi mo mawayway nga kung para sa'yo sobrang saya mo dun sa winning moment na yon. Ayun. Kasi parang ako nga parang na-instill sa akin yung ano, parang isa sa parang values na main dati sa company, parang celebrate small and big wins, parang ganun. Eh paano ikaw, paano ka ba nagse-celebrate normal? Paano mo sinelebrate yung 1K subscribers mo? Naiyak ako noon. Ganun ako mag-celebrate, naiyak ako. Kasi parang potik isang tatlong taon. Kala ko hindi ko na siya ma-achieve kasi talaga parang alam mo yung minsan tama ba itong ginagawa ko? Tama ba itong tinutuloy ko pa to? Tapos, ang tagal ko na, yung iba, mag-upload na lang dalawa, mamaya 1K subs na sila. Diba? Maya-maya, artista, pag nag-artista, naggumawa pa lang ng account, dami ng subs. Siyempre, iba nga yung influencer. Tapos, minsan, pag may kakilala ka lang na parang same lang naman din kayo, ganyan, ordinaryong tao, nag-YouTube, tapos, yung parang, ay, ba't gano'n? Maka-compare mo rin naman talaga, lalo na pag ang tagal mo na. Ano bang celebration ko noon? Namigay ka, parang namigay ka na. Nag-giveaway. Oo, oh, dami kong mga pag-giveaways nun. Yun yung parang so, way ko to celebrate. So, pag nag-2,000 subscribers ka, may pag-giveaways ulit. Ako yung naghihirap na din eh. Hindi, yun. Pwede, sige. Oo, yun. Yung mga, saka minsan ako, pag may mga, kuwari, small wins sa office, so we're out, sineselebrate ng dinner, mga ganun. Yung parang dinner. Minsan lang naman kayo kumain. Tapos nakakain kayo sa labas kasi may sis. Saka parang i-share mo siya sa mga mahal mo sa buhay. Oo, saka sa mga taong yung parang ano, gusto parang nakikiselebrate din sa mga wins mo. Di ba? Mga ganun. Ang sarap sa feeling nung ganun na to celebrate it talaga with your friends and your families. Kasi wala lang, parang feeling ko yung mga panalo natin, parang yung mga testament na, ay tama pa pala yung ginagawa. Katulad mo, di ba? Parang feeling ko nun, parang gusto mo nang sumuko nun. Kasi parang may point na sobrang lapit mo na mag 1K, pero ang tagal mo pang mag 1K. Di ba? Parang pasok ko na. Oh, ah, okay. Kaya naman pala, ma-achieve naman pala. Ang tagal mong hinintay, pero yun nga. Oo. Lahat ng hinihintay mo, darating din sa'yo. Wow! Tingnan natin. Char, ano pa ba? Ikaw, ano pa mga winning moments? Winning moments. Winning moments ko nung ano, naging, ano, parang nanalo ko sa botohan sa org. Yung mga ganun. Yung naging director moment. Ka ng org natin. Oo. Tapos two-time director. Tapos Inibanez. UP Alliance kaya of ako. Development Communication Students. Shout out to our org mates. Oo. Sana i-share naman ng mga org mates natin din tong podcast mo. Hindi naman daw nila to winning moment. Winning moment mo naman daw. Bakit naman daw nila i-share? Oo, nasa bagay. Hindi, pero yun, parang winning moment din. Kasi parang yun din eh. Parang meron ka pang gustong gawin. Tapos nabigyan ka pa rin ng chance to do it. Wow! Yeah. Parang ganun yung mga winning moments. Para ang saya-saya talaga ng mga winning moments. Tapos, bukod sa atin, parang pag nananood ka ba ng mga game shows, yung mga pag nananalo sa mga kulay sa
laban o bawi, pagka nananalo yung, kaya nakukuha niya yung jackpot, ano na feel mo? Masaya ka din. Masaya ka din, mapapahiyaw ka din. Oo. Ako ngayon, pinapanood mo ba yung ano, Everybody Sing? Hindi. Tay, panoorin mo. Ewan ko, kasi siguro mahilig ako sa mga pag-anon. Pag nananalo yung mga, yung community, tay, iba yung kaba ko kapag kaya malapit para ka sila manalo. Parang kasali ka, eh. Oo. Pagka, yung parang pagka hindi nila nahula, na po, tayang dali-dali, di pa mahulaan. Pero pag nahulaan na nila, napapapalakpak ako. At napapatalon din ako sa saya. Oo. Na parang nanalo ka din, no? Parang nanalo ka din. Oo, kaya gusto, parang feeling ko, yun yung magandang effect din ng mga contest, ng mga game shows, parang, ano ka, nakaka-relate ka, parang nabibigyan ka nila ng pag-asa, parang ganun, at na saka, pwede kang manalo. At saka escape din siya eh, sa life. Di ba, pag may napalad ka na masaya, di ba? Parang nung anong time na nanalo si Heidi Lim, ang saya ng lahat ng tao, nag-escape talaga tayong lahat dun sa walang kwentang soda ni Duterte. Parang ang galing. Tapos so, babae pa siya. So, ayun. Wag, parang, in conclusion, wag yung mga winning moments nga ng bawat isa, parang kanya-kanya tayo ng iba yung winning moment mo, iba yung winning moment ng iba. Tapos, ang saya din kapag as a nation na nagse-celebrate tayo. Yes. Kasi parang totoo. Feeling ko talaga yung moment na balik tayo dun sa kanina sa Olympics. Itong mga winning moments ni Heidi Lee, ni Carlo, parang kailangan natin siya ngayon as a nation, no? Oo, totoo. Sobrang kailangan natin. Parang kailangan natin ng mag-a-uplift. Yung parang nag-uplift talaga niya yung ano, yung spirit ng ano, ng natin Pilipino, mapa-DDS ka or hindi o dilawan ka or neutral ka, parang lahat naki-celebrate. And yun naman talaga importante din. I-celebrate natin yung pinaghirapan ng mga ano natin, ng mga atleta natin, di ba? And tayo rin mismo, parang everyday, meron tayong mga small and big wins sa mga buhay natin. So, kailangan lang natin yung i-recognize unti-unti. Hindi naman kailangan pilitin na, kailangan may panalo ko. Pero, feeling ko, kailangan lang natin ma-realize na everyday, meron tayong mga challenges na na-overcome and na parang may mga hurdles tayong ano, na dinadaanan. And, yun, thankfully, everyday na rin natatapos natin or kung hindi man, darating yung time na mawi-win mo din. Diba? Mawi-win din natin yung mga yun for me, para sa akin. Yung mga. Ako talaga din, celebrate small wins lang. Na mapa-ice cream man lang yan, ganyan. Or ako minsan, celebrates ano ko pag yung mga super small wins sa work, tutulog ako. Or may papanooran ako video, dabang mapasaya sa akin. So, ayun, kung saan ka mapapasaya. Mapapasaya. And yun nga, reward yourself din. Reward mo din yung sarili mo dun sa nagawa mong. Totoo. And appreciate mo rin yung hindi lang yung wins mo. Try to appreciate yung wins din ng ibang tao. Kasi parang may insan sa atin parang nangingibabaw yung inggit. Pero mentality! Yun, oo. I mean, hindi naman mawawala yung inggit. Pero try pa rin natin i-celebrate pa rin yung panalo ng iba. May mga diba? Ganyan, no? May mga ganyan kasi dito sa Pinoy. Ay, kaya naman yan nanalo. Yung may mga masasabi pa rin. Lahat na lang. Ugali. Kaya nanalo. Mahirap kasi kaya nanalo. Kaya yan nanalo. Kasi yun, eh. Medyo may ganong ugali yung mga Pinoy na nanalo na nga, may masasabi pa. May ginawa na nga maganda, may masasabi pa. Anyway, wala na tayo sa Toxic Filipino Culture episode. At thank you dun sa ano ha, in fairness te, sa lahat ng episode nating chinut. Yun yung pinakamaraming views and listens sa Spotify. So thank you so much. Wow. Thank for you listening much. Yung Toxic Filipino Culture episode. And if you like this episode, tapusin na natin, te. Alam ko marami pa tayong mga winning moments na darating sa buhay. At kung if you like this episode, please follow Kuda Serie on Spotify, Google Podcast, and Apple Podcast. Yes, of course. And of course, send your, kung naririnig mo to, Eris na, ang tagal na namin gustong marinig yung mga kwento nyo. Saan ba ito isa-send sa tinyurl.com sagutin mo yung sarili mong tanong slash Kuda Serie KNMT capital KNMT and syempre huwag niyong kalimutan mag-join sa aming after podcast Kuda group sa ating ano tinyurl.com/Kuda Serie FB group so doon tayo makipagkudaan kayo sa amin and kung may mga topics kayo na gusto naming i-discuss na gusto niyong i-discuss namin yun. Ano lang kayo doon? Pagkudaan natin. Huwag naman i-discuss para namang seryoso yung i-discuss.
lesson, teacher. Guru ka. Yes, you can follow also Kodasery on Instagram and watch this video on YouTube and share this episode sa inyong IG stories. Tag us at Kodasery. Bye, mga ka-drasters. Kakuda and Kalajans. Again, thank you. Na 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 la sa la sa yan na 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 la sa la sa yan lahat ng gusto mo nasa la sa yan mga kakuda mga kajasters kaya ano pang hinihintay at ganoon lagi yun na lang ang ano ko ano pang hinihintay pero yun nga kung ano pang hinihintay mo gamitin mo na yung link ko diyan sa description box dahil lahat ng gusto mo nasa la sa yan.